Guys, welcome back again sa aming channel, and for today magluluto tayo ng pork repolyo. So itong dish na ito napakamura lang at napakasimple lang lutuin at napakasustansya, at siguradong makakatulong ito para sa mga pamilya na nagtitipid. So ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng pork repolyo. So ito guys yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng pork repolyo. So ito yung ating baboy na pinakuluan na rin namin ito, sibuyas, bawang, kamatis, ito yung ating repolyo na hiniwa lang natin ito ng maliliit. Gagamitin tayo dito ng siling haba, ito ay optional lang, pwede kayong hindi maglagay nito, pwede rin maglagay, so kami yung maglalagay. Dagdag lasa din yan. Ito naman yung ating ampalaya, so lalagyan natin ito ng ampalaya para mas lalong healthy. Cornstarch, dahil maglalagay tayo ng konting sabaw para mas malapot, mas maganda. Paminta at saka ng toyo. So yun lang yung mga ingredients na gamitin natin sa pagluluto nito. Pwede natin itong simulan lutuin. So guys, simulan natin lutuin. So ito nagpapainit, pinapainit ko na yung ating kawali. So ito naman yung ating mantika. Kung mapapansin nyo yung kulay ng mantika, ito yung mga used oil. So kailangan natin magtipid. So ito yung ginamit naming mantika kahapon. Pero pwede pa naman siya, kaya ito ang gagamitin natin para makatipid tayo. So mabilis naman ang iinit to dahil napakainit na ng ating kawali. Kaya ngayon simulan natin lutuin. Gisa muna natin yung ating sibuyas. At hahayaan lang natin na lumambot itong ating sibuyas bago natin ilalagay yung bawang. Ngayon, lagyan na natin yung bawang. Kasi isa lang sa paglalagay kapag nagigisa. Now, kapag naamoy nyo na yung bawang, lagay nyo na yung kamatis. Ngayon, lagay na natin itong ating baboy. Lagyan natin ng paminta. Saka ng toyo. Ngayon, ilagay na natin itong ating isang basong tubig. Pagkalagay, haluin. Ito yung ating cornstarch. Lalagyan ko muna ito ng tubig. Nilagyan ko ng tubig. Medyo lulusawin natin ito. Lagay na natin. Habang nilalagay natin, kailangan natin itong haluin. Yan ang gusto na. Yan ang napakagandang sabaw. Dapat. Ngayon, lagay na natin itong ampalaya. Kailangan pa nagluluto kayo na ganito, kailangan good mood.
Dahil dito sa amin sa Cavite, may kasabihan na kailangan maayos yung inyong mood kapag nagluluto kayo ng ampalaya, ng dish na may halong ampalaya or mismo ampalaya. So ayan, hayaan lang muna natin na medyo maluto yung ampalaya. At pag naluto na yung ampalaya, ilalagay na natin yung ating repolyo. Pero bago ang lahat, ilagay na muna natin itong sili, itong ating siling haba. Ilalagay kong ganyan dahil optional lang yan. So kung gusto nyo na may anghang, pwede nyong hiwain na yan. Ngayon, ilo-low heat lang natin ito. Tatakpan muna natin para mas mabilis maluto yung ampalaya. And so ito guys, gagawin naman natin, haluin lang natin para maiwasan yung pagdikit ng ating niluluto dito sa ating kawali. Ngayon naman, dahil medyo luto na yung ating ampalaya, lagyan na natin yung repolyo. Pagkalagay natin ang repolyo, hahaluin lang natin ito ng maayos. Hindi tayo naglagay ng asin dahil naglagay naman tayo ng toyo. So ngayon dahil nahalo ko na ito ng maayos, next step na gagawin natin dito, ito itakpan muna natin ng 3 minuto hanggang 5 minuto. At dapat naka low fire lang yung ating kalan. So ito guys, dahil naka 3 minutes na, so 3 minutes lang yung ginawa ko, haluin muna natin at luto na yung ating pork repolyo with ampalaya. So yan, ganun lang kasimple magluto nito. Sana nagustuhan nyo guys, huwag nyo sanang kalimutan mag like, share and subscribe sa aming channel. Yun, ganun lang kasimple magluto nito. So yun guys, so nakita nyo kung paano magluto ng pork repolyo, diba napakasimple lang, at una sa lahat napakamura lang din ang mga ingredients nito. So sana na-enjoy nyo yung aming pagluluto nito. Yan, gayahin nyo yung kung paano, tips lang namin yan, pwede kayo mag-add ng mga iba pang mga ingredients, pwede kayo magdagdag ng kahit na anong mga gulay, mga katulad ng ganyan, karne, pwede kayong gumamit dito ng chicken kung ayaw nyo ng baboy, o kaya isda. So yun, so depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay sa inyong repolyo. Sa importante yung ating pagkain sa pang-araw-araw ay may halong gulay. So isa yan sa napaka-importante. So sana nagustuhan nyo ito. Huwag sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para updated kayo sa aming bawat upload na video na aming niluluto everyday. Kasi everyday kami nagluluto at nag-share ng mga tipid lutuin tips dito sa aming channel. So kaya sana supportahan nyo ang aming channel at supportahan natin ang Filipino vloggers sa buong Pilipinas. So yun guys, sana malaking na itulong ng aming channel sa inyo at itong video na to. Kaya like nyo itong video na to at i-share sa inyo mga kaibigan, kapamilya o kasi namang mga kakilala. So maraming salamat sa lahat at magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod na mga videos.